Liala Apo, saan ka naman nagtungong bata ka? Ilang oras na lamang ay magagabi na at delikado ang gabi, lalo na't babae ka. Nag-aalalang sabi ni Nanay Laura kay Liala. Nay, hindi pa ba bumisita si Bruce? Liala, Kuya Bruce ang itawag mo sa kanya dahil 7 taon ang tanda niya sa'yo. Kaibigan siya ng ama mo. Kaya dapat lamang narespetuhin mo siya. Pangangaral ng kanyang Nanay Laura. Pero hindi ko naman siya kuya, Nay. Katwiran pa niya at napalabi pa. Si Bruce ay 27 na habang siya ay 20 lamang. Kaibigan ng kanyang yumaong ama na nasawi sa isang misyon. Naiwan si Liala sa pangangalaga ng Nanay Laura niya kasama ang binatang si Bruce. Ang ina kasi ni Liala ay muling nakapangasawa ng binatang mayaman, ngunit ayaw naman ng dalaga na tumira sa pamamahay nito. Bilang respeto, anak. Pero alam niyo naman po ang nararamdaman ko para sa kanya, di ba? Hindi na ako bata, Nay. Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit po ba 2 linggo na siyang hindi dumadalaw? Hindi kaya ay may nangyaring hindi maganda sa kanya? Ewan ko sa iyong bata ka. At kung ano-ano pinag-iisip mo dyan. Tumungo ka na sa silid mo nang matulog ka na dahil gabi na. Anang matandang babae bago ito pumasok sa kanyang silid. Nanatili si Liala sa harapan ng pinto, umaasa na makikita niya ang ilaw ng sasakyan ng binata. Ngunit wala, dahil hindi na ito dumalaw pa sa kanila. Kinabukasan ay nakarinig ng iilang hagik-gik si Liala, kaya mabilis siyang napabalikwas. Pamilyar sa kanya ang boses na yun, at hindi siya nagkakamali dahil boses yun ni Bruce. Bruce! Masiglang tawag ni Liala sa lalaki. Ngunit nawala ang kanyang ngiti nang makita ang babaeng kasama nito. Isang magandang babae na nakasuot din ng uniforme ng pulis. Automatikong sumama ang pakiramdam ni Liala dahil sa nakikita. Kitagal niyang hinintay ang binata. Ngunit ito pa pala ang bubungad sa kanya. Liala, kumusta ka na? Nakangiting pangangamusta ni Bruce. Okay lang ako. Mabuti naman. Hindi ako nakadalaw dahil may mga kailangan akong asikasuhin. Pero, dinala ko na rin yung mga kailangan mo. Kaya may magagamit ka na sa susunod na linggo. Hindi ka na dapat nag-abala pa, Kuya Bruce. Diniinan talaga ni Liala ang salitang kuya, kaya naman napatingin sa kanya ang binata. Hindi mo na kailangan ng mga art materials? Paano ang pangarap mo? Plano ko nang bumalik ng Manila upang doon na manirahan. Hindi ka na dapat nag-abala pa na dalhan ako ng ganyan. Dahil hindi naman ako preso na kung kailan mo lamang babalikan ay ayos lang. Liala, bakit ganyan ang pakikipag-usap mo sa kuya mo? Suway pa sa kanya ni Nanay Laura. Hindi ko ho siya kapatid, Nay. Saad pa nito at saka tumalikod upang bumalik sa kanyang silid. Kusang pumatak ang mga luha ni Liala na makapasok sa loob ng kanyang kwarto. Hindi niya inaasahan na ito pala ang bubungad sa kanya matapos ang ilang linggong paghihintay sa lalaki. Ano ba ang inaasahan niya? Hindi siya nakikita nito bilang isang babae. Bagkus, isang kapatid lamang ng kaibigan niyang pumanaw. Mabilis pinunasan ni Liala ang mga luha nang makarinig siya ng katok sa pintuan. Liala, pwede ba tayo mag-usap? Buksan mo ang pintuan para makapag-usap tayo na maayos. Ani Bruce, sa kabilang bahagi ng bahay. Matutulog pa ako, Kuya Bruce. Huwag muna sa ngayon. Aniya, pigil na pigil ang sigok dahil walang hinto sa pag-iyak. May hindi ka ba nagustuhan sa sinabi ko? Malambing pang tanong ni Bruce sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap? Dahil ba ito sa ilang linggo kung hindi pagdalaw? Hindi na nakatiis pa si Liala
Kaya binuksan niya ang pintuan ng kwarto. Pumasok ang binata at saka parang bata na kinarga at ikinandong sa kanya. Walang mali siyang nararamdaman ng lalaki, ngunit hindi para sa babae dahil umaasa siya na may nararamdaman sa kanya ang binata. Sino ang kasama mong babae? Siya ang bago kong partner sa misyon. Siya si Sandra. Isa siyang commander at isang mabait na kaibigan. Paliwanag ni Bruce. Bakit mo naman siya sinama dito? Dahil galing kami sa misyon at dumiretso lamang kami dito. Bakit ka ba umiiyak? Saka anong tutungo ka sa Manila kung saan nakatira ang mami mo? Hindi ba kasama niya ang asawa niya? Hindi ka kaya mapabayaan doon? Umiling si Liala. Pinunasan naman ni Bruce ang luha nito sa pisngi. Hindi. Nag-usap na rin naman kami ni Mama. Saka alam na rin ang asawa niya. Kaya wala namang magiging problema kung sakali. Ayaw mo bang tumira sa kondo ko? Wala namang tumutuloy doon. Dahil din sa opisina na ako halos nakatira. Ang kaninang mukha ni Liala na bagsak ay biglang sumaya. Nagkikislapan na rin ang mga mata niya dahil hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Hindi ba nakakahiya? Bakit ka naman nahihiya? Parang kapatid na kita, Liala. Kaya lahat ibibigay ko sa'yo. Maging masaya ka lang. Sakang umiti ng sobrang lapad si Bruce. Pero sa loob-loob ni Liala ay hindi siya natutuwa dahil nasaktan siya sa sinabi nito. Talagang kapatid lamang ang tingin sa kanya ng binata. At hindi na yata magbabago yon. Ngunit gagawin niya ang lahat upang makita ng lalaki kung sino talaga siya. Siya si Liala Torres. Isa siyang nag-iisang anak ng sikat na general na ibinuwis ang buhay upang iligtas sa mga tao. Iniwan siya ng kanyang ina at sumama sa ibang lalaki at simula noon, wala na siyang naging balita dito. Nakilala niya si Bruce na kaibigan ng ama noong 12 years old pa lamang siya bago pumanaw ito. Ito na ang naging guardian niya at naging sandalan pagdating sa financial hanggang sa makatapos sa pag-aaral. Ngunit isa lamang tao si Liala. Kaya inibig niya ang binata kahit kapatid lang ang turing sa kanya nito. Basta, huwag mo nang bulabugin ang mama mo. Sa kondo ko na lang ikaw tumira dahil hindi naman ako madalas umuwi. Dalawang kwarto doon. At yung malaki, sa'yo na yon para magawa mo lahat ng gusto mo. Tuluyan ang tumahan si Liala at bumalik ang kanyang sigla. Ang kaninang nakabusangot niyang muka ay napalitan na ng saya. Kinabukasan ay maagang bumiyahe si Liala at Bruce pabalik ng Maynila. Noong una, hindi pa pumayag ang nanay Laura. Ngunit wala na rin itong nagawa. Napag-usapan nila na titira si Liala sa kondo ng lalaki at maaari nitong gawin ang gusto nang hindi na kailangang isipin pa ang gastusin. Ito ba ang kondo mo, Bruce? Hindi makapaniwala ang tanong ni Liala dahil napakalaki nito at nasa huling palapagpan ng building. May dalawang silid, malaking living room at isang kusina na kumpleto ang mga gamit. Kuya Bruce, pagtatama pa ng lalaki. Ngunit hindi na pinansin pa ito ni Liala. Bit-bit din ni Bruce sa mga gamit niya at ipinasok sa isang silid kaya naman sumunod siya. Bumungad sa kanyang napakalaking kama na may una na malaki. May sarili siyang walk-in closet at banyo. Napakalaking TV at balkonahe na makikita ang kagandahan ng syudad. Dito ako tutuloy, Bruce? Kuya Bruce nga. Ayoko nga eh, dahil di naman kita kapatid. Duh! Pero totoo nga, dito ako tutuloy sa ngayon. Ano palang sinabi mo? Buti pumayag si Mama. Secret, sabi pa ng lalaki bago kinurot ang pisngi niya. Ibinaba nito ang maleta niya at saka muling lumabas ng silid. Sinamantala ito ni Liala upang sauluhin ang ganda ng bagong tahanan. Sisimulan na niya
ang plano na paibigin ang Kuya Bruce niya. Kailangan siya nitong magustuhan bago ito makahanap ng babae. Lumabas ka muna dyan at magtatanghalian na. Hindi ka pa kumakain ng breakfast. Sigaw pa ng lalaki kaya naman, nangingiting lumabas si Liala sa silid. Habang kumakain sila, ipinaliwanag ng binata ang mga bawal at maaari lamang niyang gawin sa kondo. Kailangan din niya umuwi ng alas 8 ng gabi at kailangan ito ang susundo sa kanya. Pero paano kung magkaroon ako ng kaibigan tas inaya ko ng gabi? Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo? Tanong niya kay Bruce. Kung mga lalaki ang kasama mo, dapat mong ipaalam sa akin. Kapag hindi naman, sabihin mo para masundo kita. Paano kung may manligaw sa akin? Nakagat pa ni Liala ang kutsara dahil kinakabahan siya sa magiging reaksyon nito. Sabihin mo sa akin para makilala ko siya. As usual, hindi na dapat siya nagugulat pa sa magiging sagot nito. Bakit ko naman kailangan sabihin sa'yo, eh hindi nga kita kuya. Kuya mo ko, at karapatan ko pa rin na malaman kung ano at sino ang mga gagong magtatangkang ligawan ka. Malamig na sabi ni Bruce. Hindi na sila nag-usap pa matapos ang usapang yon. Nang matapos naman sila sa pagkain, hindi siya inanyayahan ni Bruce na maglinis ng plato. Bagkus, pinapasok na siya agad sa kanyang silid. Ang inatupag na lamang niya ay maghanap ng magiging trabaho. Hindi na nagpaalam pa si Bruce sa dalaga nang pumasok ito sa silid na pinasadya pa niyang ipaayos. Ang kondo nito ay hindi naman talaga niya inuuwian dahil naging bahay niya na ang kanyang opisina. Nakaramdam siya ng inis nang sabihin ng dalaga ang tungkol sa mga posibleng maging manliligaw nito. Hindi pumasok sa isipan ni Bruce na hindi na pala bata ang babaeng inalagaan niya. Hindi na pala ito ang gusgusi na bata na palaging umiiyak tuwing aalis siya. Ngayon lamang niya ito na pagtanto. Alam kong busy ka at marami kang dapat ayusin. Pero wag mo naman sana ubusin ang sigarilyo ko, boss. Hindi ko ba nasabi sa'yo na nakakasira ng bagayan? Ani Sandra, nakapapasok lang sa opisina ng lalaki upang kunin ang sigarilyo na hiningi nito. Hindi ko alam kung bakit nagagalit ako ngayon dahil lamang sa isang bagay na wala naman akong pakialam. Bulong pa niya. Ano ba ang problema sinasabi mo? Pwede kita matulungan. Never mind, dumating na ba si Anira? Ang babaeng yon. Kailangan ko ang tulong niya para sa misyon na to. Saad pa niya at ibinalibag ang mga folder. Sa pagkakaalam ko, nasa opisina siya kasama si Kyla. Sagot naman ni Sandra. Tumayo na si Bruce saka nagkusang pumunta sa opisina ng babae. Naabutan niya pa itong natutulog sa sofa at ganoon din ang kaibigan nitong si Kyla. Kinalabog pa niya ang pintuan ng opisina ng mga ito, kaya naman napabalikwas sila ng tayo. Sino? Sinong kalaban? Sigaw pa ni Anira na isang commander sabay bunot ng baril. Boss, ba't mo naman kinalabog ang pintuan? Hindi mo ba alam na may natutulog? Hindi mo ba alam na pagod ako? Kailangan ko ang tulong mo para sa isang misyon. Ako na naman? Teka boss, hindi pa ikaw ang boss? Pero bakit wala kang ibang ginawa kundi ang utusan ako ha? Sa pagkakaalam ko may gagawin ka rin dapat eh. Hindi lamang ako. Sino ba ang boss sa atin? Nakataas ang kilay ni Bruce nang sabihin yon. Ikaw? O ako hindi ba? E di sumunod ka sa akin at huwag ka puro reklamo. Sabi ni Bruce sabay sibat. Wala nang nagawa pa si Anira kundi ang sumunod sa lalaki. Bagot naman na sumama si Anira sa kanya kahit na bakas pa rin ang pagod at puyat, walang pakialam si Bruce dahil kailangan nilang gawin ang kanilang trabaho. Hindi mabilang sa daliri kung ilang beses nang napabuntong hininga si Liala dahil sa paghihintay sa lalaki na umuwi ito. It's been 2 days simula nang dito siya tumira sa kondo ng lalaki. Hindi pa rin ito umuwi. Gusto sana niya ibalita kay Bruce na nakahanap na siya ng trabaho bilang cashier sa isang coffee shop. Ngunit alas 10 na ng gabi
wala pa rin ito. Kaya pinili na lamang ni Liala na magtungo sa silid dahil may trabaho pa siya bukas ng umaga. Ni tawag o text, wala itong update sa kanya. Nag-aalala siya dahil baka kung ano na ang nangyari sa lalaki. Napatigil sa paglalakad si Liala nang marinig niya ang ingay ng pintuan. Pumasok si Bruce na may tama sa kanang braso dahil na rin sa basa ng dugo na nanggagaling dito. Bruce, ano nangyari? Bakit may tama ka sa balikat? Aligagang sabi ni Liala. Malayo sa bituka. Saad naman ito at saka binagsakang katawan sa sofa. Mabilis pa sa kidlat na pumasok si Liala sa silid at saka kinuha ang medical kit. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang hawakan ang braso ni Bruce kung nasaan ang may tama. Hubarin mo na ang damit mo para matingnan ko kung gaano ba kalalim ang tama mo. Utos niya. Sinunod naman ito ni Bruce. Tinanggal niya muna ang mga baril na nakasuksok sa tagiliran. Hinubad na rin ito ang uniforme. Kaya tumambad kay Liala ang sugat ito sa braso na galing sa patalim. Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Paano kung maimpeksyon to? O kung maubusan ka ng dugo? Hindi naman ako mamamatay sa maliit na sugat, Liala. Ani Bruce, nabakas ang pagod sa boses. Kahit na. Hindi mo alam. Malay mo, mamatay ka sa sugat na to. Tsaka huwag mong sasabihin na maliit lang to. Malayo sa bituka. Malayo sa bituka? Paano kung gawin ko to, ha? Diniinan ni Liala ang bulak na may alcohol. Kaya naman napangiwi si Bruce. Hindi naman napigilan ni Bruce na mapatitig sa dalaga na nakakunot ang kilay at nakabusangot. Ngayon lamang napagmasdan ni Bruce na hindi na talaga bata ang babae. Hindi niya maipagkakaila na napakaganda nito kahit noon paman. Ang matambok na pisngi na makinis, ang mapupulang labi lalo na ang mahahaba nitong pilikmata. Hindi napigilan ni Bruce na bumaba ang tingin sa katawan ng dalaga. Nagtiimbagang siya nang makita kung gaano kanipis ang suot nitong kamiseta. Kitang-kita ang mabibilog na hita at ang magaganda nitong dibdib sa suot na kamiseta. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi napigilan ni Bruce na maitanong sa babae. Lalaki pa rin siya. At hindi dapat ganito ang suot nito. Ano? Pwede ba wag mo intindihin ang suot ko? Ang intindihin mo, yung sugat mo. Hindi mo ba alam na nakikita ko mula dito ang katawan mo? Kahit magkapatid tayo, hindi mo dapat sinusuot ang ganyan. Dahil lalaki pa rin ako. Bakit? Hindi ka ba sanay na ganito palagi ang sinusuot ko? Ito kaya ang regalo mo sa akin nun. Hanggang ngayon sinusuot ko pa rin. Ngumiti pa ng sobrang lapad si Liala, kaya hindi ito nakatulong kay Bruce. You will be the death of me. Madiin na bulong ni Bruce sa sarili, kaya naman nagtatakang tumingin sa kanya ang babae. May sinasabi ka? Malapit na ako matapos sa sugat mo. Siya nga pala, may trabaho na ako. Nakahanap na ako ng trabaho bilang cashier sa isang coffee shop. Masayang sabi pa ni Liala. Really? Bakit di mo sinabi sa akin agad? Sinamahan sana kita para hindi ka na namasahe. Bukas ihahatid kita. Ano bang oras ng pag-alis mo? Inalis pa ni Bruce ang takas na buhok ni Liala sa pisngi. Alas 8 ng umaga. Ihahatid kita. Sabi ni Bruce. Alas 7 pa lang ng umaga, nakabiyahe na sina Liala at Bruce. Tahimik lamang silang dalawa hanggang sa makarating sa coffee shop. Anong oras ang uwi mo? Susunduin kita mamaya. Ani Bruce, habang inaayos ang baril nito. Hindi nakaramdam ng takot si Liala habang pinagmamasdan ng binata. Bagkus, nakakaramdam siya ng kilig. Mukha kasing action star ang lalaki na lumalabas sa telebisyon. Kung titingnan nga ng mabuti, mas bagay pa ang binata na maging modelo kaysa maging general. Anong oras ka uuwi? Pagtatanong muli nito, kaya naman, nasamid si Liala dahil ilang minuto na siyang nakatingin sa lalaki. Mga 7 yata, hindi ko alam.
Depende siguro kasi kung maraming customer, hindi naman ako makakauwi agad. Alright, pwede mo naman ako tawagan kung uuwi ka na, para masundo kita. Opo, mag-iingat ka. Dagdag pa nito sa kahinalikan sa Noosiliala bago ito nakalabas ng sasakyan. Kumaway pa sa kanya ang dalagang si Liala bago pumasok sa coffee shop. Ngunit nangunot ang kilay ni Bruce nang makita ang lalaking kilalang kilala nito. Nawala lamang ang atensyon ni Bruce sa lalaki nang biglang tumawag sa kanya si Anira. Emergency ito kaya wala nang nagawa si Bruce kundi hayaan na muna ito at magmadaling makabalik sa presinto. Liala, mabuti naman at dumating ka ng babae ka. Kanina pa kita inaabangan kasi medyo natatakot na ako eh, boss. Bungad ni Brooke ang babaeng kasabay niyang natanggap sa coffee shop. Maganda si Brooke, ngunit maliit lamang at may kaputian ang kanyang balat. Lalo na ang mukha nito na laging nakadilat ang mata. Ngunit napakaganda pa rin, lalo na sa tuwing kinakabahan nito. Bakit ka naman natatakot kay boss? Hindi ba siya yung nakausap natin nung mag-apply tayo rito? Takang tanong ni Liala. Hindi naman si Miss Carol eh, kundi ang totoong may-ari ng coffee shop. Sabi pa sa chismisan kanina na darating daw ito ngayon upang bisitahin ng anak. Eh hindi naman namin kilala kung sinong anak. Pero ang gwapo niya ah, para magkaroon ng anak na kaedaran lamang natin. Talaga? Oo, ayun na pala siya, dali umayos ka na. Ani Brooke at saka tumayo ng tuwid. Nagtaka naman si Liala, ngunit umayos na rin ang tayo at tumingin sa pintuan ng coffee shop nang biglang pumasok ang pamilyar na lalaki. Mula sa malamodelo nitong itsura, tangkad na nagiging dahilan kaya hindi mo maiiwan ang tingin, lalo na ang mga mata nito na nakakasindak sa ganda. Tito Ron? Hindi napigilan na maisambit ni Liala, kaya naman napatingin sa kanyang lalaki. Liala, baby! Saad pa nito na may ngiti sa labi. Yumakap ang lalaki kay Liala ng sobrang higpit. Hindi rin ito inasahan ng mga kasamahan niya, kaya nahiya ng konti si Liala. Ano pong ginagawa niyo dito? Mahinang tanong niya sa stepfather niya, kaya naman napahagik-gik ito. Ito ang asawa ng kanyang ina. Sa tansya ni Liala ay nasa 30s pa lang ang lalaki. Ngunit ang itsura nito ay napakabata. Para bisitahin na nag-iisang anak ko na nag-apply pala dito nang hindi ko alam. Saan ka tumutuloy? Bakit hindi sa bahay namin ang mami mo? Po, hindi ko po kasi gustong makaabala pa. Hindi rin naman kami okay ni mama. Gumiti pa ng nag-aalangan si Liala. Totoo na hindi sila okay ng kanyang ina. Kahit hindi nito sabihin, ay ramdam niya ang galit ng ina sa kanya. Siya kasi ang sinisisi nito na sumira sa pagkadalaga nito noon. Hindi rin ito minahal ang kanyang ama. Kaya naman, para lamang silang hayop na iniwan sa ere. Hindi niya masisisi ang kanyang ina kung nasa edad na 40s pa lamang ito. Pwede ko naman kausapin ang mami mo tungkol sa bagay na yan. Kundi man, pwede ka sa isang kondo ko na malapit lamang dito. Hindi na, Tito Ron. Ayos na po ako sa poder ni Bruce. Sanay po ako sa kanya, kaya doon na lang po ako sa kanya tutuloy. Saka, sa kanya naman po ako iniwan ni Papa. Ani Liala, kung saan nabura ang ngiti ng Tito Ron niya. Ganun ba? Kung saan ka komportable. Good luck sa unang araw mo. Tawagan mo ako kapag nagkaroon ka ng problema dito. Sabi pa ng Tito Ronya bago ito umalis ng coffee shop. Nagtititili naman si Brooke na siyang kaibigan niya pati na rin ang iba nilang kasamahan dahil sa nasaksihan. Bakit hindi mo sinabi na may yummy stepfather ka pala? Seryoso ba? Mas bagay pa siyang maging asawa kaysa maging amain. Anang kanyang kaibigan. Sira ulo. Stepfather ko siya at asawa ng mama ko. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Kaso mahal niya ang mama ko at masaya na ako dun. Sigurado ka bang ang mama mo ang mahal niya? Bakit naman? Papakasalan niya ba ang mama ko kung hindi?
Hindi ko alam pero matagal na rin sila. At saka, mukhang masaya naman si Mama. Sagot ni Liala habang patungo na sa kusina. Sinabihan kasi siya na tumulong muna sa kusina dahil wala pa naman masyadong customer. Hindi lang ako sigurado. Iba kasi ang tingin sa'yo ng boss natin. Parang hindi pang anak na tingin eh. Bulong pa ni Brooke. Hindi na nakaabot sa pandinig ni Liala dahil na rin sa ingay ng blender. Nagtrabaho na sila at nakalimutan ang tungkol sa amain niya. Hanggang lumipas ang maghapon at alas 7 nang matapos ang trabaho niya. Nakaabang pala ang kanyang Tito Ron sa parking lot. Tito Ron, anong ginagawa niyo dito? Hindi pa po kayo umuwi? Hinihintay kita. Hatid na kita kung saan ka nakatira. Po? Hindi na po. Natawagan ko na kasi si Bruce at papunta na siya dito. Pero salamat po ah. Huwag na po kayo mag-abala. Gusto mo bang kumain muna? Alok pa ng lalaki. Po? Sa kabilang banda naman, ay si Bruce na nagmamadali sa pagmamaneho dahil sa natanggap na tawag kay Liala. May trabaho pa siya na kailangan tapusin. Ngunit kapag tungkol sa babae, ay hindi niya mapigilan ng sarili na iwanan ang kanyang ginagawa. Hanggang sa makita niya ang babae na may kausap na lalaki na pamilyar sa kanya. Nangunot ang kilay niya na makalapit siya. Bigla na lamang nandilim ang paningin ni Bruce nang hawiin ng lalaki ang buhok sa gilid ng mukha ng dalaga. Hindi siya sasama dahil uuwi siya nakasama ko. Madiin niyang sabi ng tuluyan na siya makalapit sa dalawa. Bruce, bakit hindi ka man lang nagsabi na nandyan ka na pala? Siya nga pala, si Tito Ron, siya yung asawa ni Mama. Alam ko na kilala mo na siya pero gusto ko lang siyang ipakilala pa. Nagbaba ng tingin si Bruce at hindi talaga maipinta ang mukha nito dahil sa matinding inis. I know him. Bakit Park? Hindi ko ba pwedeng yayain ang anak ko na mag-dinner? Sabi ni Ron. Siya ay isang bilyonaryo na may-ari ng kasino, iba't ibang coffee shops, hotels at mga resorts. Hindi. Bakit hindi ang asawa mo ang yayain mo mag-dinner? Bastos namang sabi ni Bruce. Bruce, stepfather ko yan. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan. Saka wala naman talagang masama na kumain kami sa labas dahil gusto ko rin siya makakwentuhan para malaman kung kamusta na si Mama. Hindi, dahil uuwi na tayo. Ani Bruce sa naiinis na tono. Pero bakit? Pwede ka naman sumama Bruce kung hindi ka pa nagtatanghalian. Saka siya din palang may-ari ng coffee shop. I get it. Tara na at umuwi na tayo dahil may kailangan tayong pag-usapan. Putol ni Bruce sa sinasabi ng babae saka ito hinila paalis sa stepfather nito. Nagtataka man si Liala ay hindi na siya nagtanong pa. Bagkus, nagpatianod na lamang siya sa lalaki hanggang sa makarating sila sa sasakyan nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya pala magiging boss mo? Kaya ba sinabi mo na lang dahil natanggap ka na? Hasik ni Bruce at hindi napigilan na sumambulat ang inis na nararamdaman. Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan, Bruce. Nabigla din ako na siya pala yung boss ko. Saka bakit ka ba nagagalit? Hindi ba maganda naman ang trabaho ko? Huwag mong ibahin ang usapan dito dahil hindi mo kilala ang lalaking yun. Bakit kilala mo ba siya para husgahan ng ganyan? Hindi na rin napigilan ni Liala na sagutin ang lalaki. Gulong-gulo siya kung bakit galit ito sa kanya at para bang galit din sa stepfather niya. Hindi man niya nakasama na matagal lang stepfather niya, hindi naman ito gumawa ng masama sa kanya. Kaya hindi alam ni Liala kung bakit galit si Bruce. Pwede bang kumalma ka muna? Hindi ko kasi alam ang gagawin. At di ko alam kung bakit ang init ng ulo mo ngayon. Kung ayaw man sumama ako sa kanya, hindi ko naman gagawin. Really? Oo naman. Alam ko naman na alam mo makakabuti sa akin, kaya makikinig ako sa'yo. Salamat. Huwag na huwag mong pagkakatiwalaan ang lalaking yun, dahil hindi mo alam ang tunay niyang pakay sa'yo. Pangangaral ni Bruce kaya tumango na lamang si Liala. Lumipas ang 5 araw
nang hindi ulit umuwi si Bruce sa kondo. Hindi rin makontak ni Liala ang binata, kaya labis ang pag-aalala nito. Hindi naman niya alam kung saan ito nagtatrabaho dahil hindi siya minsan isinama ng lalaki. Uy, kanina ka pa tulala dyan. May nangyari sa inyo nitong Kuya Bruce mo? Tanong ni Brooke. Hindi ko nga alam kung paano siya dahil hindi ko siya makontak. Saka hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung bakit di siya makakauwi ng 5 araw? Wala ka bang kilala sa mga kaibigan niya? Umiling muli si Liala bilang sagot. Dahil wala siyang kilala. Kung meron man ito, ang kasama babae lang ang natatandaan niya. Ngunit wala naman siyang number nung Sandra. Problema nga malaki yan. Pero malay mo naman, umuwi siya mamaya, di ba? Focus ka muna sa trabaho. Dahil kanina ka pa puro palpak at naiinis na sa'yo si manager. Sabi naman ni Brooke. Walang ganang bumalik si Liala sa counter at nagsimula nang tumanggap ng order. Isang coffee americano sana? Anang customer niya kaya naman inayos sa ganito ni Liala ng nakayuko. Wala talaga siyang gana magtrabaho dahil hindi nagpaparamdam sa kanya si Bruce. Naging maayos naman ang samahan nila sa loob ng 1 buwan at wala namang naging problema. Ikaw yung kapatid ni General Bruce, di ba? Sabi pa ng babaeng nasa harapan niya kaya naman napaangat siya ng ulo. Ang babaeng nasa harapan ni Liala ay ang babaeng kasama ni Bruce na magpunta ito sa kanila. Ang babaeng inakala niyang nobya ng lalaki. Ako nga, alam mo ba kung nasan si Bruce? Ilang araw na kasi siyang hindi umuwi sa bahay. Sabi pa ni Liala. Why? Asawa ka ba niya para kailangan uwian? Nabigla si Liala sa sinabi ng babae sa kanya. Hindi siya agad nakapagsalita sa sinabi nito dahil hindi naisip ni Liala na ito pala ang sasabihin nito. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ka ba niyang uwian palagi? May buhay yung tao, miss. Baka nga, nasa bahay siya ng nobya niya ngayon kaya hindi siya nakauwi sa'yo. Pero linawin ko lang ha, kinakapatid ka lang ni Bruce. Pero kailangan niya umuwi sa bahay kasi nag-aalala ako. Depensa naman niya. No, hindi ka niya obligasyon na uwian. Dahil hindi ka naman na minor. Nasa tamang edad ka na at may buhay din siya. At kailangan niya mag-enjoy sa buhay niya. Hindi porket inako niya ang obligasyon ng ina mo, ay kailangan mo nang sirain ang buhay niya. Nagiging pabigat ka na sa kanya, miss. Parang suntok kay Liala ang sinabi ng babae sa kanya. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi magagawa sa akin ni Bruce yun dahil mahal niya ako. Bilang kapatid, hindi ko nga alam bakit nagtitiis sa'yo si Bruce. Dahil ba sa utang na loob niya sa ama mo? Mas lalong nagalit si Liala dahil sa mga sinabi ng babae. Hindi niya napigilan na isaboy sa babae ang order nito. Kaya naman nakakuha sila ng atensyon ng ibang tao. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil sino ka ba? Hindi mo kami kilala ni Bruce at wala kang alam. Sigaw ni Liala kaya dali-dali namang lumabas si Brooke upang tingnan si Liala. Hindi mo ba alam na kabastusan ang ginawa mo? Mas bastos ka? Nagtatanong lamang ako na maayos. Ngunit kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Kararating lang ni Ron nang makita ang dalaga na may kaaway na pulis na babae. Mabilis siyang lumapit upang tanungin ang babae kung ano nga bang nangyari. Yang kasing babae na yan. Kung anong sinasabi, wala naman siyang alam sa amin ni Bruce. What? Wala akong ginagawang masama, okay? Nagsasabi lang ako ng totoo na hindi naman siya asawa ni Bruce para uwian sa kanila. Mataray pang sabi ni Sandra habang pinupunasan ng tisyo ang muka. Liala, hindi mo dapat ginawa yan. Dapat pinigilan mo pa rin ang galit mo sa kanya. Pangangaral pa ni Ron na siyang stepfather niya. Wala siyang karapatan para pangunahan kasi kami, Tito Ron. Hindi niya alam ang sinasabi niya, okay? Mahal ako ni Bruce. Ano ba ang pinagsasabi niyo na hindi niya ako pwedeng uwian? Bakit? Mahalaga ako sa kanya. Liala. Tawag pa ni Ron sa dalaga dahil nagsisimula na itong magtaas ng boses at maging agresibo. Bakit? Kakampihan mo rin ba siya? Bakit pa ayaw na ayaw niyo kami ni Bruce na magkatuluyan? Dahil ba gusto mo siya?
Kaya ganyan ka na lang magalit sa amin? Liala, stop it. Hindi ka mahal ng Bruce na yon. Kapatid lang ang turing niya sa'yo. Bakit ka ba nababaliw sa taong inalagaan ka lamang dahil sa utang na loob, ha? Gising! Kung mahal ka niya, wala sana siya ngayon sa bahay ng babaeng yon. Dito na nagising si Liala sa sinabi ni Sandra. Anong sabi mo? Nasa bahay siya ni Anira. Kung di mo kilala ang babaeng yon, siya ang balitang nobya ni Bruce matagal na. Kusang pumatak ang mga luha ni Liala nang marinig ang sinabi ng babae. Hindi na sana tumingin si Liala sa kaibigan na si Brooke nang makita kung gaano nakakaawa ang tingin nito sa kanya. Wala namang emosyon si Tito Ron niya at ang mga customer sa loob ng coffee shop. Hindi na kinaya ni Liala kaya naman umalis na siya sa lugar na yon. Sinubukan pa siyang habulin ng kaibigan ngunit pinigilan nito ng lalaki. Totoo ba ang sinasabi mo? Tanong naman ni Ron sa babaeng pulis, ngunit nagkibit-balikat lamang si Sandra. Narito ako para lamang tingnan kung maayos ba ang lagay ng baby girl ni Bruce. Hindi siya makakauwi, dahil may tama ng barilang lokong yon at nasa ospital pa. Pero hindi ko sinasadya na makagawa ng gulo. Gusto ko lamang inisin ang batang yon. Pero hindi ko inaasahan na mainitin din pala ang ulo. Nga pala, huwag niyo sasabihin sa batang yon ang sinabi ko dahil malilintikan ako kay Bruce. Sabi ni Sandra bago ito lumabas ng coffee shop. Nagiinit naman ang ulo ni Bruce nang malaman ang ginawa ni Sandra kay Liala. Hindi niya akalain na aawayin nito ang babae. Gusto man niyang lumabas ng ospital ngunit hindi maaari dahil hindi pa magaling ang mga sugat niya sa dami ng tamang natamu niya. Bakit ba? Hindi naman dapat siya mag-attitude na akala mo asawa mo siya, okay? Saka, gusto ko lang siyang inisin. Pero hindi ko akalain na isasabi niya sa akin yung order kong kape. Mabuti na lamang at di yun mainit. Kundi, sira na sana ang ganda ko ngayon. Ani Sandra, matapos ipatawag ni Bruce dahil sa ginawa nitong eksena. Ang sabi ko sa'yo, tignan mo lamang siya. Hindi ko sinabing awayin mo. Kapag yun nagalit, at may nangyaring masama sa kanya, humanda ka talaga sa akin. Bakit ka ba natatakot na magalit sa'yo ang baby girl mo? Don't tell me umiibig ka na sa kanya. Dahil pinagkatiwala siya sa akin ng ama niya, kaya dapat lamang naalagaan ko siya, okay? Dahil lamang doon, bakit iba ang nakikita ko sa mga mata mo? Baka may gusto ka na sa kanya at hindi mo lang maamin sa sarili mo na mahal mo na rin ang babaeng yon. Ano? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Sandra. Pagbabanta ni Bruce sa babae dahil kung ano-ano lumalabas sa bibig nito. Bakit hindi mo nalang aminin sa sarili mo na nababaliw ka na sa batang inalagaan mo? Hindi naman masama kung maging totoo ka dahil yun naman talaga ang tunay mong nararamdaman, hindi ba? Mahal mo na ang batang inalagaan mo, Bruce. Imposible yun dahil malaki lamang ang utang na loob ko sa ama niya kaya ko to ginagawa. Ang lalaking kasama niya kanina, nagwapo at matangkad, na tinawag niyang Tito Ron ay may gusto rin sa kanya. Biglang nanigas sa pagkakahiga si Bruce dahil hindi niya inaasahan yon. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ikaw mismo ang gumawa? Bakit hindi ikaw mismo ang umalam? Ikaw din, kapag nahuli ka baka maagaw pa yun ng iba. Ani Sandra na nakangising demonyo sa kanya. Nagtatagis ang bagang ni Bruce sa galit at hindi iyon na itago ng mukha ni Bruce. Mas lalong lumaki naman ang ngisi ni Sandra dahil kahit ano ang pagdidinay ng lalaki, kitang-kita pa rin sa mukha nito na patay na patay ito sa dalaga. Pag-isipan mo ng maayos sa mga sinabi ko dahil baka tuluyan mo nang mawala ang babae mo. Or worse, mapunta siya sa stepfather niya mukhang hindi rin gagawa ng matinong bagay. Kumindat pa si Sandra sa kanya. Lumabas ka na lang sa silid ko at huwag mo na akong kausapin. Utos pa ni Bruce na hindi maitago ang galit na nararamdaman. Hindi ka naman mamamatay. Kung magiging honest ka sa sarili mo, Bruce. Nakita ko din ang lalaking nagtanggol sa kanya sa shop. At isa lang masasabi ko. Mukhang may nararamdaman din ang isang yon. Sabi ni Sandra bago ito lumabas ng hospital room ni Bruce. Hindi rin siya mapakali dahil sa sinabi nito. Hindi rin kasi lingid sa kanya ang nangyayari sa utak ng lalaking si Ron na siyang stepfather ni Liala
nakakaiba kung tumingin dito. Pinakiramdaman ni Bruce ang sarili at inisip muli ang mukha ni Liala. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya. Nagalit naman siyang bigla nang maisip na may ibang lalaki na umaaligid sa babae. Dito niya nakumpirma na may nararamdaman na talaga siya dito. Kahit pa, inalagaan niya ng ilang taon si Liala. Ilang oras pang nagpabaling-baling si Bruce. Ngunit hindi talaga siya mapakali, kaya kahit ayaw pa ng doktor na umuwi siya, ay pinilit niyang makauwi. Sa living room, sobrang tahimik na ng bahay niya. Hanggang sa makarinig siya ng iilang hikbi sa silid niya. Nakita niya si Liala na umiiyak sa ibabaw ng kama niya. At para bang may kumirot sa puso niya nang makita itong ganito. Liala? Mahinang tawag pa niya sa babae. Kaya naman mabilis itong bumangon. Bruce? Bakit ka na naman umiiyak? Akala ko hindi ka na uuwi dahil nasa bahay ka ni Anira. Namumugto na rin ang mga mata ni Liala. Kaya naman, nakaramdam ng inis ito kay Sandra. Yan ba ang sinabi ni Sandra sa'yo? I can't explain, baby. Sabi pa nito. Magkayakap sila sa silid ni Bruce. At ipinaliwanag niya sa dalaga ang totoo. Naging kampante naman si Liala at naging masaya dahil sa sinabi ng binata. Hindi ko kaano-ano si Anira, okay? May ibang nagmamay-ari na sa babaeng yon. At isa pa, parang ate ko na yon. Pero sabi ni Sandra, huwag mong paniniwalaan ang babaeng yon dahil matigas talaga ang mukha niya. Pero, totoo bang may nararamdaman ka sa akin? Hindi ka nagbibiro? Hindi mo bababawiin yung sinabi mo? Mas lalo pang nagsumiksik si Liala sa dibdib ng lalaki. Inamin din kasi ni Bruce ang tunay na nararamdaman sa dalaga. Hindi makapaniwala si Liala. Nung una, pero unti-unti ding nag-sink in sa isipan niya. Idagdag pa na kinikilig siya at bigla na lamang nawala ng parang bula ang lahat ng agam-agam niya. Hindi, ba't ko naman babawiin ang sinabi ko? Hindi naman siguro magagalit ang papa mo, no? Biro pa ni Bruce sa kanya. Bakit naman magagalit si papa? Hindi ba dapat masaya siya dahil ikaw nga magiging husband ko? Inosente pang sabi ng babae kaya halos mabaliw si Bruce. Don't say that. Ang alin? Ang maging husband mo. Dahil hindi mo alam kung gano'n ako nababaliw sa'yo ngayon. Hanggang kailan mo ba ako babaliwin, ha? Hanggang sa pakasalan mo ko? Gatong naman ni Liala. Nang gabing yon, magkayakap silang natulog dahil hindi mapaglagyan ng sayang nararamdaman ng puso ni Liala at Bruce. Hindi na muna inisip ni Liala ang magiging bukas dahil masaya siya sa mga oras na yon. Dahil kung may hihilingin man siya, ito ay ang maging masaya na lamang palagi ang buhay nila. Iba ang ngiti natin ngayon, Liala, ha? Mukhang may nangyaring maganda sa buhay natin. Napansin ko na palagi na lamang good mood ang araw natin, ha? Sinikosiko pa nito ang dalaga na blooming na lamang palagi. Palagi naman ako masaya. Kailan ba ako na stress, Aber? Kaya pala palagi mo na lang pinoproblema si Bruce. Ano na ba lagay natin? Kayo na. Ngumiti ng sobrang lapad si Liala at pinakita ang makinang na bagay sa daliri niya. Napasinghap si Brooke dahil sa nakitang singsing sa daliri ng babae. Hindi niya ito napansin dahil na rin sa pagiging abala nila pareho. Hinawakan pa ni Brooke ang daliri ni Liala at inilapit ito sa mga mata niya. Singsing ba ang nakikita ko? Totoo ba to? Nagpakasal na kami ni Bruce last month pa. Pag-amin ni Liala kaya nagtititili ng sobrang lakas si Brooke. Nagsasasayaw-sayaw ito na parang baliw at nagtititili muli. Sabi ko na nga ba, may nararamdaman sa iyo ang lalaki yun. Ano na, papainom ka ba mamaya? Hindi mo man lang ako inibita sa kasal mo. Pasensya ka na. Kami-kami lamang kasi at hindi ko pa nga nasasabi kay mama at tito Ron. Pero bakit? Hindi ba dapat sila muna ang una makaalam tungkol sa naging kasal nyo? Hindi kaya magagalit ang mama mo niyan? Wala naman pakialam sa akin si mama. Tungkol naman sa tito Ron ko, di niya naman hawak ang buhay ko.
Pero kung magalit sila, hindi naman mahalaga. Simpleng sagot ni Liala. Hindi inabala ang binatang kanina pa pala nakikinig sa kanilang usapan. Nakakuyom ang kamao dahil sa galit na nararamdaman. Umalis ito ng tahimik at hindi na kinumpronta ang babae dahil wala na siyang magagawa. Hindi na niya makukuha pa ang babaeng matagal ng pinapangarap na maaari na lamang niyang gawin ay iligtas ito sa mga taong nais nitong ipahamak. Sigurado ka ba, Liala, at hindi ka sasabay sa akin? Gabi na o, baka mapano ka pa rito. Ani Brooke, nang matapos silang magtrabaho at umabot sila ng alas 10 ng gabi. Hindi na. Dadaanan din naman ako ng asawa ko. Ngumisi pa na parang demonyo si Brooke. Sige na, umuwi ka na. Dahil baka wala ka na masakyan pa. Dito na lang ako at mag-aayos lang. Sigurado ka ha? Delikado ang gabi, alam mo yan. Oo na, magiging ayos lang ako dito. Umalis na nga si Brooke at naiwan si Liala na mag-isa sa harap ng coffee shop nila. 5 minuto lamang ang lumipas nang mapansin niya ang dalawang lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Nakaramdam ng kakaiba si Liala. Takot at matinding kaba, kaya nagpanggap siya na may kausap sa cellphone at naglakad paalis. Ngunit sinusundan talaga siya ng mga lalaki, kaya naman mabilis siyang naglakad. Umaagos na rin ang luha niya nang nakasunod pa rin ng mga ito nang bigla siyang mauntog. Liala! Hiyaw sa pangalan niya. Tito Ron? Nahimasmasan si Liala na makita ang stepfather niya. Bakit namumutla ka? Wala ka pa bang sundo? Wala pa si Bruce, tito. May nakasunod kasi sa akin simula pa kanina. May 2 lalaki na nakasunod sa akin. Tiningnan naman ni Ron ang likuran ng dalaga. At may 2 lalaki nga na nakasunod dito. Mga lalaking matatalim kung tumingin, kaya naman niyakap niya agad si Liala. At saka, dinala ito sa sasakyan. Ngunit na natiling nakasunod ang mga lalaki, kaya pinapasok niya agad si Liala sa loob ng kotse at saka pinaharurot ito. Akala ni Ron ay ligtas na sila. Ngunit 3 lalaki na nakasakay sa motorbike at 2 kotse ang nakasunod sa kanila ngayon. Sinubukan ni Ron na iligaw ang mga ito. Ngunit bigo siya hanggang sa magpapotok na ang mga ito. Tito Ron, ano pong gagawin natin? Si Bruce, kailangan kong tawagan si Bruce. Nanginginig na sabi ni Liala sa kahinanap ang cellphone sa loob ng dalambag. Hindi pa rin sumasagot si Bruce, kaya naman hindi na alam ni Liala ang kanyang gagawin. Hanggang sa paulan na naman sila ng bala, kaya nabasag ang bintana sa may likuran ng sasakyan. Yumuko ka, Liala! Ani Ron, dahil isang motorbike na nasa gilid nila ang nagpaputok. Kaya nadaplisan si Ron sa balikat. Hanggang sa isang babae ang nakasakay din sa pulang motorbike ang nagpaputok ng baril sa mga kalaban nila na nakasunod sa kanila. Hanggang sa maubos sa mga ito at sumignal pa ang babae na huminto muna sa may gilid ng daan. Mabilis na bumaba ng motorbike at inalis ang suot na helmet. Bumungad kay Ron ang isang pamilyar na babaeng pulis at marahil ito ang pulis na nakaaway ni Liala sa shop. Liala! Tawag pa nito. Lumabas naman si Liala sa loob ng sasakyan at humarap sa tumawag sa kanya. Sinuri pa nito ang buong katawan niya kung may natamong sugat ba. Si Bruce! Nasaan si Bruce, Sandra? Hagulhol nito at mabilis na kumapit sa dalaga. Ang hindi inaasahan ni Liala ay nangkunin nito ang baril at itutok bigla kay Ron. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinututukan ng baril si Tito Ron? Hindi mo ba nakikita na may tama siya? Ani Liala sa pagalit na tono, ngunit hindi siya pinansin ito. Ang galing mo naman umakting. Pwede ka na maging number 1 actor sa buong mundo, Ron Trinidad. I don't know what you're talking about, miss. Ibaba mo ang baril mo bago pa mag-init ang ulo ko. Hanggang kailan mo kaya mabibilog ang ulo ng sinasabi mong anak? Hindi ka lamang nagtalaga ng mga kunwaring papatay sa inyo para lamang mahalin ka? Hindi ka ba masaya sa ina niya na kinalantaray mo din? Nambubos kang sabi pa ni Sandra, kaya naman napatingin sa kanyang babae. Anong ibig mo sabihin, Sandra? Tito Ron, ano ang sinasabi niya?
Gulong-gulo na si Liala sa nangyayari. Dahil hindi biro ang pinagdaanan nilang lahat. Muntik na silang mamatay. Dahil lamang sa mga lalaking sumusunod sa kanila. Nagtiwala ka sa taong planado na ang lahat, Liala? Ganyan ka ba katanga para hindi makita ang gusto niya sa'yo? Hindi ba? Ilang beses ka nang sinabihan ni Bruce na lumayo ka sa lalaking to. Pero bakit hindi ka sumunod? Ano bang ibig mo sabihin? Gulong-gulo na ako. Nagtiwala ka sa taong pumatay sa mama mo? Hindi mo pa ba alam? Isang linggo nang patay ang mama mo dahil sa lalaking nasa harapan mo. Pagsisiwalat ni Sandra na nagpatameme kay Liala. Pinanlamigan siya ng buong katawan dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi matanggap ng isip niya na wala na ang kanyang ina, na wala siyang alam. Totoo ba yun, Tito Ron? Tumitig lamang sa kanya ang lalaki ng nakakatakot. Walang kahit na anong emosyon ang makikita sa mukha ng lalaki. Hindi nga ito mahikitaan ng pagluluksa kahit na namatay na ang asawa nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Totoong namatay na ang mama mo. Isang linggo na ang nakakaraan. Sasabihin ko dapat kanina. Dahil ayaw ko sana mabigla ka. Mabigla ako? Inisip mo ba yan na itago sa akin na isang linggo? Dapat sinabi mo sa akin dahil mama ko yun. Namatay ang mama mo. Dahil sa panluloko niya sa isang kliyente sa kasino. Nagnakaw ng malaking halaga ang mama mo. Kaya tinambangan siya ng mga niloko niya. Gusto kong sabihin sa'yo pero hindi ko magawa. Dahil nakikita ko na masaya ka sa buhay mo. Bakit hindi ka man lang malungkot? Namatay ang asawa mo, ang mama ko. Sigaw ni Liala na puno ng galit. Galit na galit at handa nang saktan ang taong nasa harapan niya. Dahil sa lahat ng ginawa nito. Pinagkatiwalaan niya ang taong ito rin mismo ang gumawa ng masama sa kanya. Hindi ko totoong asawa ang mama mo. At hindi kailanman. Hindi ako papatol sa isang babaeng pinagsawaan na ng iba. Kaya ko lang naman siya inampon dahil sa'yo. Pag-amin ng lalaki na mas lalong nagpa-alerto kina Sandra at Liala. Nag-iba na kasi ang itsura nito. At mas lalo itong nagmukhang mapanganib. Hindi rin natuwa si Liala sa kanyang nalaman. Niloko mo kami? Pinaniwala mo na kasal kayo ni Mama? Bakit mo ba ito ginagawa? Pinagkatiwalaan kita. Pero hindi mo ako pinili. At nagpakasal ka sa ibang lalaki, hindi ba? Dati pa kita gusto. Ngunit ang ina mo ang nagpumilit sa akin upang hayaan ka magdalaga. Pumayag ako sa gusto niya. Pero hindi ko akalain na bantay sa lakay din palang park na yan. Gigil nitong pag-amin. Inaamin mo na rin ba na ang mga tauhan mo ang humahabol sa inyo? Nakangisi pang sabi ni Sandra sa lalaki. Marami kang nalalaman, Sandra. Hindi na dapat kita binuhay simula pa lang. Hindi mo dapat talaga ako binuhay. Dahil ako mismo ang papatay sa iyo ngayon. Kakalabitin na dapat ni Sandra ang gatilyo ng isang matalim na bagay ang bigla na lamang tumama sa hita niya. Nang makita ito, isang syringe na may laman na pampatulog. Nag-aalala siyang napatingin kay Liala na nakahandusay na sa lupa. Magbabayad kang hayop ka. Huling sinabi ni Sandra bago din ito tuluyang nawala ng malay. Naalimpungatan si Sandra sa malamig na tubig na tumama sa mukha niya. Nagising siya sa isang madilim na silid at nakagapos sa mismong bangko. Bumungad sa kanyang lalaking naninigarilyo na si Ron. San mo dinala si Liala, hayop ka? Nakakapatid ng ugat sa liig na sabi ni Sandra sa lalaki. Sa lugar na hindi na makikita pa ni Bruce. Sagot naman ito. Ano bang ginawa nila sa'yo? At ginagawa mo ang kalokohan na to? Hindi ka ba masaya sa buhay mo? Hindi ka ba talaga masaya sa buhay mo, ha? Ginawa ko to dahil gusto ko makuha ang akin. Sa akin naman talaga si Liala. Ngunit umepa lamang siya, di ba? Sa'yo? Ni minsan hindi naging sa'yo si Liala. Hindi siya isang bagay na pwede mong angkinin. Sa tingin mo ba magugustuhan ka pa niya? Matapos niyang malaman na mga pinaggagawa mo? Sa tingin mo,
Hahayaan kung malaman niya ang lahat? Hindi naman mangyayari ang lahat ng yun, kundi lamang siya naging tanga sa park na yun. Gigil na sabi ni Ron. Bakit mo ba ito ginagawa? Mauubusan ka na ba ng babae kaya pinipilit mo ang sarili mo sa taong di ka naman gusto? Ngunit kaysa mainis ang lalaki, ngumiti lamang ito ng sobrang lapad. Muling humithit ng sigarilyo at ibinugay ito sa mismo mukha ni Sandra. Bakit ikaw? Mahal mo si Park pero nagparaya ka, hindi ba? Hindi ba mas nakakaawa yon? Dahil hindi mo ako katulad na pinagpipilitan ng sarili sa taong hindi ka naman gusto. Kasal na silang dalawa para sabihin ko sa'yo. Kaya sa tingin mo, ano pang mapapala mo sa kanya? Wala. Wala. Pero at least, hindi siya magiging masaya, hindi ba? Baliw ka na. Matagal na akong baliw. At mas lalo ako mababaliw kapag nawala siya sa akin. Kaya bago pa mangyari yun, hahayaan na muna kitang mabulok dito. Kapag nailayo ko na si Liala, saka ko pag-iisipan kung bubuhayin pa ba kita o hindi na. Sabi pa nito. Umalis ang lalaki at iniwan si Sandra na may bakas ng takot sa muka. Takot para sa babae at hindi para sa kanya. Dahil sanay naman siyang nasa bingit ng kamatayan. Sana ay mailigtas ito ni Bruce. Kahit na ang babae na lamang. Dahil wala na rin namang silbi ang buhay niya. Hindi na mahalaga ang buhay ni Sandra. Dahil wala na rin naman siyang uuwian pa. Dahil ang lalaking mahal niya ay may mahal ng iba. Isang kalokohan na isuko ang lalaking mahal na mahal mo. Kundi naman ito sa iyo sasaya. Makita lamang si Bruce na masaya sa babae, masaya na rin siya. Isang kalokohan na hindi inakala ni Sandra na masasabi sa sarili. Nagmahal siya ng lalaki na may minamahal ng iba. Mas masakit pa sa balang tumama sa tagiliran niya noon. Ang sakit na matagal niyang dadalhin. Aligagang bumalik ng kondo si Bruce dahil hindi niya naabutan ang asawa sa pinagtatrabahuhan nito. Ngunit wala din ito sa bahay at nakausap na rin niya ang kaibigan ng asawa na si Brooke. Ngunit ang sabi nito ay naghihintay lamang babae sa shop. Hindi na alam ang gagawin ni Bruce. Hindi siya mapakali kung ano nga ba ang nangyari dito. Lalo na nang malaman niya na namatay na pala ang mama nito dahil sa pananambang ng mga pinagkakautangan nito. Pinatawag mo daw ako. Inis pang sabi ni Anira na ilang araw na niyang ginugulo. Ito lamang kasi ang makakatulong sa kanya sa paghahanap sa asawa. Tulungan mo akong hanapin ang asawa ko, Dizon. Hindi ko siya mahanap. Kahit saan. Pati na rin si Sandra na tinalaga ko bilang bodyguard niya hindi ko makontak. Hindi na alam ni Bruce kung saan pa niya hahanapin si Liala. May asawa ka? Tao pa rin ako, Dizon. At kailangan ko magkaroon ng sarili kong pamilya. Yan ba yung batang parang kinakapatid mo na? Akala ko ba kapatid lang ang turing mo sa kanya? Ba't halos mamatay ka na sa pag-aalala ngayon? Pang-aasar pa ni Anira. Sa kanya mga salitang walang kabuluhan, pwede ba? Dahil kailangan ko malaman kung nasan siya ngayon. Akong bahala dyan at hahanapin ko siya ora mismo. Pero kailangan mo munang antayin ang balita ni Sandra at baka alam niya kung nasan ang babae mo. Lumipas na ang isang araw pero walang Sandra na tumawag sa kanila. Wala din Liala na nagpakita. Mabaliw-baliw na si Bruce sa paghahanap sa kanya at hindi pa nakatulong ang mga trabaho niya na kailangan niya matapos. Sa tingin ko kailangan mo nang puntahan ang stepfather niya at baka alam niya kung nasan ang asawa mo. Suhestyon ni Kyla na isa niyang subordinate. Sa tingin mo ba sasabihin ng isang yun kung nasan ang asawa ko? May gusto ang hayop na yun sa asawa ko, kaya alam kong wala akong mapapala sa kanya. Kung ganun, at namomroblema ka na lamang dyan, paano kung hindi pala maganda ang lagay ng asawa mo? Ano gagawin mo? Lunukin mo muna ang pride mo. Pero natahimik sila nang makatanggap ng tawag si Bruce mula sa anonymous number. Sinagot niya ito at narinig niya ang sinabi ng pamilyar na babae sa kabilang linya. Ihanda niyo ang sasakyan dahil may susugurin tayo. Nag-igting ang panga ni Bruce nang sabihin yon. Ilang araw nang nakakulong si Liala sa isang silid na walang bintana at nakasusi din ang pinto. Tuwing oras ng pagkain, doon lamang may mga katulong na pumapasok
Sabi ni Sir Ron, kainin niyo daw po ang mga pagkain na hinahatid ko. Magagalit po siya kapag hindi mo nagalaw ang mga ito. Iyan ang palaging sinasabi ng katulong. Dahil ni kaunti, hindi niya ginagalaw ang mga ito. Tubig lamang ang iniinom niya at iyon lang ang naging laman ng kanyang sikmura. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ni Liala dahil sa gutom at walang hinto na pag-iyak. Hindi ko kakainin ang pakain na galing sa demonyo. Pakisabi sa amo mong hayop siya at nanaisin ko na lang mamatay kesa mapunta sa kanya. Pero ma'am, kailangan niyo pong kumain. Dahil ilang araw na po kayong hindi kumakain, walang laman ng sikmura niyo. Sinabi ko nang hindi, di ba? Na hindi ako kakain. Gugustuhin ko pang mamatay kaysa magtagal dito. Pero ma'am, ako po kasi ang malalagot kapag di kayo kumain. Natatakot na sabi ng katulong, kaya naman mas lalong naging matigas si Liala. Ma'am, sige na po kahit konti lang para hindi po ako mapagalitan ni sir. Pagmamakaawa ng katulong kaya sa galit ni Liala ay tinabig niya ang tray ng pagkain at sumabay ito sa lapag. Nabasag din ang baso ng gatas na nakapatong dito. Nakaramdam ng konsensya si Liala, ngunit gusto na niyang umuwi sa asawa niya. Hindi ako kakain hanggang sa mamatay ako dito. Yan ang sabihin mo kay Ron. Matigas na sabi ni Liala. Ito ang unang beses na tinawag mo ko sa pangalan ko na walang tito na nakalagay. Ngunit hindi ko gusto na nagsasayang ka ng pagkain na ako mismo ang naghanda. Hindi naman kita ikukulong dito. Kung alam kong ligtas ka sa asawa mo. Sabi ni Ron, nakakauwi lang galing sa trabaho. May bakas pa ito ng lipstick sa muka. Ngunit hindi rin mahalaga kay Liala. Hayop ka! Hanggang kailan mo ako ikukulong dito, ha? Hanggang kailan? Hindi ko nanaisin na magtagal pa dito. Hinahanap na ako ng asawa ko. Sigurado ka ba na hinahanap ka ng asawa mo? Hahanapin ako ni Bruce, tandaan mo yan. Hindi niya ako hahayaan na magtagal dito dahil asawa niya ako at isa kang masamang tao. Kumain ka na. Baka magutom ka pa. Dahil baka hindi na ako sinaga ng araw bukas. Bulong pa ni Ron. Hindi ako kakain. Naiintindihan mo ba? Hindi ako kakain hanggat hindi mo ako sinasauli sa asawa ko. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit hindi mo ako hayaan na maging masaya? Hagulhol ni Liala sa mismong harapan ni Ron. Isang awa at lungkot ang dumaan sa mukha ng binata habang nakikita ang paghihirap ng babae. Hindi niya gustong ikulong ang babae, ngunit kailangan niya dahil nasa kapahamakan ng buhay nito. Ibabalik kita kapag nasa maayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Kailan? Kailan ha? Gusto ko nang makita si Bruce. Makikita mo rin siya. Maghintay ka pa ng konti. Sinuyod naman ni Bruce ang buong kagubatan upang hanapin ang kaibigan na si Sandra. Wala na ito sa sinabing gusali na pinagtaguan ni Ron sa babae. Hindi nila alam kung paano ito nakatakas. Ngunit hindi na ito bumalik pa sa presinto upang humingi ng tulong. Sa tingin nyo, anong hinahanap natin? Nangangati ng buong katawan ko. Reklamo ni Anira at Kyla na kasama ni Bruce ngayon sa paghahanap. Hindi ko rin nga maintindihan ang mga kalaban natin. Ba't ba ang hilig nila magtago sa isang tahimik at tagong lugar? Hindi ko lang maintindihan kung bakit biglang naniwala sa sinabi niya. Gusto niya iligtas ang asawa mo sa mga kaaway mo? Ang tanong, sino sa kanila? Nakipag-usap kasi si Ron sa kanila at sinabing hindi niya tauhan ang mga umatake sa kanila. Itinago nito ang asawa niya upang maging ligtas sa kalaban na hindi naman niya kilala. Hindi ko rin alam. Pero isa lang alam ko, nakakapagtaka si Sandra. Hindi ba mas nakakapagtaka na ikinasal ka kay Gabo nang ganun kabilis? Sa kabalita ko, kaibigan mo na daw si Sharon, ang asawa ni Demetrius. Ah, oo, isa din yun kung bakit nagustuhan niya ang demonyong yun. Tumahimik na kayo pwede ba? Dahil hindi kayo nakakatulong. Bigla na lamang silang pinaulanan ng mga bala. Mabilis na nagtago ang tatlo sa likod ng mga puno. Nakita niyo ba kung sino nagpaputok? Sigaw pa ni Bruce sa dalawa. Hindi, dahil nakapikit ako. Sigaw naman ni Anira.
Pwede ba? Huwag ngayon ang kalokohan na ganyan dahil di nakakatuwa. Sigaw naman ni Kyla matapos ilabas ang baril na tangan. Nagulat sila na magsalita ang babaeng kanina pa nila hinahanap. May hawak itong baril at nagpupuyos sa galit. Bruce, nandito ka ba para hanapin ako? Punyeta ka, Sandra. Kalaban ka palang bruha ka. Makita mo lang at buhok mo lang sa baba ang hindi ko kakalbuhin. Sigaw ni Anira. Nalaman kasi nila na isa itong kalaban. Nalaman nila na kasama ito sa mga illegal na gawain, lalo na ang pagpapatay sa mga nakakaalam ng dumi niyang trabaho. Hindi nyo nga nalaman na ako pala ang tinik sa mga lalamunan nyo eh. Isa na lang talaga at ako mismo ang papatay sa kanya. Ani Anira na handa nang sumugod. Ngunit nagulat sila sa ginawa ni Sandra. Ibinato nito ang baril sa lapag at lumuluhang tumingin sa kanila. Hindi ko na kaya pang ipagpatuloy ito kaya sumusuko na ako. Napapagod na rin ako sumunod sa ama ko kaya Bruce, sumusuko na ako. Hindi agad nagtiwala sina Bruce, Anira at Kyla. Ngunit sa huli ay tuluyan na nga sumuko si Sandra. Inilaglag din niya ang mga kasamahan. Kaya pala naging mainit sa mata ng mga kasamahan nila ang babaeng si Liala ay dahil sa naging kaibigan niya ito. Inakala nila na alam nito ang sikreto ng grupo nila. Hindi tauhan ni Ron ang sumusunod sa kanila ng gabing yun, kundi mga tauhan niya na handa ng patayin ang babae. Ang mga tauhan naman na dumating ay tauhan ni Ron na ito ang dumukot sa kanya at kay Liala. Loka! Kung bakit pinatagal mo pa ang lahat, kung sana sinabi mo sa amin ang tunay na nangyari, eh di sana natulungan ka namin. Walang kapatawaran na nagawa ko sa batas. Kaya naman kailangan ko itong pagbayaran. Hindi ko na rin kinakayang kasamaan ng ama ko kaya kailangan ng matapos. Paano ka? Ama mo? Hindi mo ama ang mamamatay tao na yun. Alam ko, pero siyang nag-alaga sa akin. Isa pa, wala na din naman dahilan para ipagpatuloy ko pa ang buhay. Paano naman kami? Mga kaibigan mo din kami, gaga. Saad ni Kyla. Eh di paglabas ko, babawi talaga ako ng sobra. Hihintayin ka namin. Ani Anira at Kyla hanggang sa tuluyan ang kinuha ng mga pulis ng babae. Wala ka man lang sasabihin? Tanong pa ni Anira kay Bruce. Ano naman ang sasabihin ko? Kailangan niya pagbayaran na nagawa niyang kasalanan. Nawala bigla ang panlalamig ni Bruce na makita si Liala na lumuluha habang tumatakbo patungo sa kanya. Sinalubong niya ito na isang mahigpit na yakap. Bruce! Liala, ba't ka nandito? Hindi mo ba alam na delikado dito? Sa likuran ng asawa niya ay si Ron na may namumulang pisngi. Hindi ba ang usapan ay hindi mo hahayaan ang asawa ko? Bakit dinala mo pa rin dito? Baliw ka na ba? Galit na sambit ni Bruce. I know, pero hindi mo alam ang kayang gawin ng babae mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang bawat sapak niya. At isa pa, hindi ko na rin naman mahintay na matapos ka dyan dahil hindi yan kumakain. Hindi ka kumakain? Pinabayaan mo ang sarili mo? Hindi ko naman alam. At saka, gusto ko na umuwi sa'yo. Hagulhol ni Liala sa asawa. Wala na silang marami pang sinabi at umuwi na lamang. Alam mo na ba ang nangyari sa mami mo? Tanong ni Bruce habang papasok sila sa kondo. Hindi maipaliwanag ni Liala ang pagod na nararamdaman ngayong araw. Namiss niya talaga ng sobra ang asawa. Alam ko na at ipinaliwanag niya sa akin ni Tito Ron. Gusto mo ba makita ang puntod niya? Dalaway natin siya. Inilibing siya katabi ng puntod ng papa mo. Umiling si Liala at mas lalong yumakap sa asawa. Ayaw ko. Ganito muna tayo dahil namiss kita ng sobra. Ilang araw tayong hindi nakita dahil sa problema na nagdaan. I know, at mahal kita. Masaya ako dahil mas naging matapang ka. Kasi nandyan ka. Kung wala ka, sa tingin mo ba kakayanin ko ang lahat ng yon? Hindi. Hindi na mauulit yon. At hindi ko nahahayaan na mapahama ka pa. Hindi ko hahayaan na mapunta ka pa sa sitwasyon na kamuntigan ka na mawala sa akin. Pinapangako ko sa'yo na aalagaan kita tulad ng pangako ko sa papa mo. Sinabi mo yan, ha? Dahil aalagaan din kita ng sobra.
Magkayakap sila ng ilang oras upang maparamdam sa isa't isa kung gaano nila kamahalang isa't isa. Nanatili silang ganito at pinakiramdaman ang pagmamahalan na ibinibigay nila sa bawat isa. Galak at tuwa ang naramdaman ni Liala. Dahil kahit siya ay naulila ng lubos, may mga tao pa rin nagparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang In Love with My Father's Best Friend, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!